Kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi mong tatandaan, ang lahat ng bagay kapag mawawala ay may kapalit. Kung mawawalan tayo ng sasakyan, kung may biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mapapalitan din ito. Kung mawawalan tayo ng mga motor, mapapalitan din natin ito. Kung mawawalan tayo ng bahay, mapapalitan din ito. Kung mawawalan tayo ng cellphone, mapapalitan din ito. Kung pahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating kapwa, kung mawawalan tayo ng tito, may ibang tito tayo. Kung mawawalan tayo ng tita, may kapalit din ng ibang tita. Kung mawawalan tayo ng anak, inshallah magkakaroon din tayo muli ng anak. Kung mawawalan tayo ng lolo, may lolo din tayo sa kabila. Kung mawawalan tayo ng lola, ay lola din tayo sa kabila. Pero lagi mong tatandaan, kapag mawalan ka ng nanay, hinding-hindi na ito mapapalitan. At kapag mawawalan ka din ng tatay, hindi na rin ito mapapalitan. Kaya kapatid, ang nanay, wala kang mahahanap na ibang nanay. Ang tatay, wala ka nang mahahanap na ibang tatay. Bukod sa iyong nanay at tatay, kung magkakaroon ka man ng nanay, nanay na lang ito bilang adopted ka. Kung magkakaroon ka ng tatay, tatay na lamang bilang adopted ka. Tandaan mga kapatid, kung ang nanay isang beses lang, kung mawala na sila dito sa dunya, wala na itong makakapalit pa bukod sa iyong tunay na nanay. Kung mawalan ka rin ng tatay, wala na rin itong mapapalitan ng ibang tatay bukod sa iyong tunay na tatay. Kaya mga kapatid, hanggat may nanay ka, magmabuti ka sa kanya. At hanggat may tatay ka pa, magmabuti ka sa iyong tatay. At alam ninyo ba mga kapatid, ang lahat ng tao ay nagbabago. Higit lalo sa pagmamahal, minsan ang kaibigan nagbabago ang kanilang pagmamahal sa atin. Minsan ang kamag-anak, nagbabago ang pagmamahal nila sa atin. Ang nanay at ang tatay natin, hinding-hindi magbabago ang kanilang pagmamahal bilang anak. Hinding-hindi po yan magbabago kailanman. Kung may mga magulang na nagbabago ang kanilang pagmamahal, baka kulang yun. Kulang sila sa tamang pag-iisip sa Islam. Dahil ang Islam, tinuruan ang magulang na hindi niya pwedeng tatalikuran ang kanyang anak. Hindi niya pwedeng baguhin ang pagmamahal sa kanyang anak. Alam ninyo ba, ang ating nanay at ang ating tatay, kailangan at kailangan talaga natin ito sa buhay. Kung magkakasakit tayo, sino ang ating tatawagin? Mama, ina, nay, papa, tay, yun ang tawag natin. Dahil alam natin, sila ang makakatulong sa atin. Alam natin, wala nang makakatulong. Unang makakatulong, maliban ang ating nanay at ang tatay. Dahil alam natin, mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Walang makakapantay sa pagmamahal ng ating magulang, higit lalo ang ating nanay. Kaya kapatid, napakaswerte mo. May nanay ka pa ngayon. May tatay ka pa ngayon. Dahil may tatawagin ka pang nay. May tatawagin ka pang tay. Yung ibang kapatid natin, wala na silang matatawagan ng nanay at tatay. May matatawag silang nanay at tatay, pero nasa lolo at lola na lamang.
Minsan nasa tito nila yung kapatid ng kanilang nanay at tatay. Hanggang doon na lamang. Pero sa totoong nanay at tatay, wala na. Wala na po silang matatawagan na tunay na nanay at tatay. Kaya kapatid, napakaswerte mo. Dahil may nanay ka pa at tatay na makakatulong sa iyo sa lahat ng iyong problema. Magbabago ang lahat, pero ang nanay at tatay mo, hinding-hindi ito magbabago. Naway may mapupulot tayong aral upang magmabuti sa ating magulang. Wa ba'du, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huwag ninyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang button bell upang updated kayo sa mga posts namin.